Tuwing buwan ng Hulyo, mas malakas ang southwest monsoon o hanging habagat. Dahil dito, maging handa sa pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Dapat ding paghandaan ang pag-ulang dala ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone na posible namang pagmulan ng Low Pressure Area o LPA. Ang mga LPA, posibleng lumakas at maging bagyo. 2-4 na bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong lumihis o di kaya maglandfall sa Central o Southern Luzon. Pero kahit tag-ulan, posible pa rin ang monsoon break o paghina ng habagat. Ito ay dahil umiiral ang easterlies o ridge of a high pressure area na kapwa kaugnay ng pangkalahatang maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa tsansa ng localized thunderstorms. Kayo ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Malakas pa rin ba ang hanging habagat ngayong araw? May mga pag-ulan ba sa ilang bahagi ng ating bansa? Alamin natin ang forecast ng pag-asa sa lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Unahin na natin dito sa Luzon, makikita natin na malakas na mga pag-ulan o yung monsoon rains ang mararanasan dito sa bahagi ng Olongapo, Tagaytay at pati na rin sa Puerto Princesa City. Maulap na kalangitan din na may kasamang pag-ulan at mga pagkidlat at pagulog dito naman sa bahagi ng Lawag, pati na rin sa Tuguegarao, Baguio City, Metro Manila at sa Legazpi City dahil maulan ang halos buong bahagi ng Luzon. Magdobli ingat sa mga residente, lalo na yung mga nasa mababang lugar, posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. I-check naman natin dito sa parte ng Visayas. Asahan din natin ang maulang panahon sa Tacloban at pati na rin sa Cebu dahil naman ito dun sa trough ng low pressure area na ating binabantayan. Monsoon rains naman o yung hangin na nagmumula sa hanging habagat, yung mga pag-ulan nito ay nagdadala dito sa mararanasan sa Iloilo, pati na rin sa parte ng Bacolod City. Yung mga residente na magmamaneho sa basang kalsada, magdobli ingat para maiwasan ang aksidente. At i-check naman natin dito sa parte ng Mindanao. Asahan din natin ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog sa Cagayan de Oro, Davao at pati na rin sa Zamboanga City. Dahil dito sa maulang panahon, medyo may kababaan yung temperaturang maitatala. Ito'y nasa pagitan lamang ng 23 hanggang sa 30 degrees Celsius. Tuloy-tuloy na natin ang update sa lagay ng panahon sa mga piling lungsod dito sa ating bansa. Asahan at paghandaan ang maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at pati na rin sa Dipolo. Huwag na huwag kakalimutan ang payong at pwede rin magsuot ng bota kung mayroong mga pagbaha sa inyong lugar. Sa parte rin ng Kabanatuan at Dumaguete, may mga pagkidlat at pagkulog. Sa Calayan Islands, Calapan at pati na rin sa Rojas, monsoon rains naman ang mararanasan dito. Ang temperatura inaasahang papalo sa 32 degrees Celsius. Samantala, sentro naman ng talakayan ngayon ang pinangangambahang paggalaw ng West Valley Fault System. Sa uri ng mga gusali at kabahayan dito sa Metro Manila o sa Pilipinas sa kabuuan, tatagal kaya ito sa mga pagyanig at malalakas na bagyo? Narito at panoorin ang uri ng bahay na hindi lang matibay, environment-friendly pa. Alamin natin yan sa ulat ni Cathy San Gabriel. Ang Pilipinas ay madalas na binibisita ng mga kalamidad. Ikatlo ang ating bansa sa World Risk Index na inilabas ng Alliance Development Works noong 2016. Kaya naman dapat lagi nating paghandaan ang sari-saring sakuna na maaaring bumisita sa ating bansa.
Dito sa Gerona, Tarlac ay may itinayong earthen houses na hindi madaling masira ng mga bagyo o lindol. Ang mga bahay na ito ay tinatawag na super adobe houses. Gamit lamang ang mga simpleng material ay maaaring nang makagawa ng bahay na disaster resilient. Itong earthen houses na ito ay gawa sa lupa, tubig, at na nakalagay sa sako at saka nilalagyan ng barbed wire. Ito ay environment friendly kasi available, accessible yung ang lupa ay nandyan at madaling gawin dahil kahit bata, kahit babae o lalaki man, pwedeng gumawa ng ganitong klaseng mga bahay. Ang paggawa ng super adobe houses ay nadiskubre ng Iranian-American architect at humanitarian na si Nader Khalili noong 1991. Ang mga istrukturang ito ay orihinal niyang idinisenyo para sa National Aeronautics and Space Administration o NASA. Itinatag ni Khalili ang Cal Earth Foundation kung saan sinimulan niyang ituro kung paano gawin ang super adobe houses. Sa Cal Earth, natutunan ni Boba Congis ang paggawa ng mga ito. Ang sikreto daw ng tibay nito ay nasa kapal ng dingding at kakaibang hugis nito. Kung makita niyo yung structures, bilog siya at makakapal yung mga pader. Dahil yung pader niya ay gawa sa lupa na nakalagay sa loob ng sako. At saka yung bilog na shape ay nakakatulong para i-diffuse yung malalakas na hangin o malakas na waves. Umaasa si Bo na sa tulong ng mga engineer at architect ay maaaring isulong sa Kongreso ang pagsasama nito sa building code. Sa ngayon, ang earthen houses na ito sa Tarlac ay gagamitin ng mga magsasaka na pupunta rito para sa kanilang mga seminar. Nakakatulong po siya sa mga farmers namin dahil ito po ay matibay. Matibay po siya sa bagyo at lindol. Ang pagkakagawa po nito ay para po sa mga farmers. At malaki po ang may tutulong ng structure na ito para magkaroon po sila ng pagsisilungan, ma'am. Marami ng super adobe houses ang naitayo sa iba't ibang bansa tulad ng Amerika, Mexico, Colombia at iba pa. Tila napapanahon ng gawin ito sa ating bansa na tila suki na ng mga bagyo at lindol. Patunay ito na ang kalikasan, bagamat nagdadala ng panganib, ay maaari ring maging kasangga pagdating sa kaligtasan. Hindi man natin maiiwasan ang pagdating ng mga kalamidad, ay maaari naman nating mabawasan ang mga buhay at ari-arian na napipinsala dahil sa mga ito. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel.